Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang tampok nating kwento para sa araw na ito. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Kumusta po kayo, Sir PB? Isa po ako sa masugid yung taga-subaybay. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jake. May ibabahagi lang po sana akong kwento. Karanasan ko po ito nung madistino po kami ng kapatid ko sa isang lalawigan. Pagdating namin doon ay may bahay nang nakalaan para sa amin. Pero uupahan lang namin iyon. Maayos naman ang lugar na aming titirahan. Parang subdivision ang style nito. Pero hindi dikit-dikit ang bahay. Mas gusto ko yung ganon. Ayoko na masyadong matao. Bali magkaiba kami ng ship ng kapatid ko. Ang gabi ako, samantalang siya naman ay sa araw pumapasok. Ang aming pinapasukan ay pwedeng lakarin mula sa bahay. Kaya pabor na pabor sa amin iyon. Dahil sa makakatipid kami. Ang pamilya naman ay isang sakay lang ng tricycle. Nung mga unang araw namin doon, ay naging maayos naman ang lahat. Bali naroon lang rin sa malapit ang bahay ng may-ari ng tinitirahan namin. Nasa kabilang kalye lang. Nang nakaisang linggo na kami sa inuupahan naming bahay, doon ako unang may naranasan na kakaiba. Katatapos ko lang noon maligo at isinasampay ko yung nilabang kong brief. May napansin akong babae na nasa likod bahay namin. Medyo nakatagilid siya sa akin. Nandun ito sa may bakanting lote sa tabi ng isang puno. Paggabi na noon at kaya nga naligo na ako bilang paghahanda para pumasok. Sa totoo lang ay hindi ako matatakotin na tao. Pero nakaramdam ako ng kaba nang makita ko ang itsura ng babae. Maputla ito na alam mong mayroong hindi tama sa kanya. Bagya akong yumuko para hindi niya ako makita. At tinagmasdan ko siya. Parang mayroon siyang tinatanaw sa bahay namin na malilikot ang kanyang mga mata. Magulo din ang buhok nito na katulad ng mga taong grasa. Nang pumihit ang ulo nito at mapadako ang tingin sa kinaroroonan ko, ay hindi ko na nagawang makaiwas pa. Tinitigan ako nito ng masama na napakatalim talaga ng pagkakatingin niya sa akin na parang biglang humingal ito nang mabilis. Kaya binawi ko na ang tingin ko sa kanya. Hindi ko natagalan iyon. Kinilabutan talaga ako. Na minsan namang pauwi ako galing sa trabaho ay nakakita ako ng napakalaking aso na nakaupo sa gilid ng daan sa harap ng isang bahay. Iniwasan ko ito kaya lumipat ako sa kabilang panig ng kalsada. Tanaw ko na noon ang bahay na inuupahan namin. Naging maingat ako na aking pinagmamasdang mabuti ang aso. Nakatingin ito sa akin na tanging ulo lamang ang gumagalaw at sinusundan niya ako ng tingin. Noon lang ako nakakita ng ganong kalaking aso sa buong buhay ko. Kung kaya kinabahan talaga ako. Dahil biglang pumasok sa isip ko na paano na lang kung sunggaban at tatakihin ako nitong bigla.
Kaya habang dumaraan ako sa harapan nito, ay talagang pinapakiramdaman ko. Nakita ko pang nakaangil at taglalaway ito na nakapagdulot sa akin ng karagdagang kaba. Nang bigla itong kumilos at talaga namang automatiko nang nanakbo ang mga paa ko. Halos tawagin ko ang lahat ng santo na aking nakikilala sa sobrang takot. Tumigil lang ito ng paghabol sa akin nang makapasok na ako sa pinakagate ng bahay namin. Halos kalampagin ko ang pinto dahil sa sunod-sunod na pagkatok ko. Nang pagbuksan ako ng pinto ng kapatid ko, ay pupungas-pungas pa ito. Naupo ako sa upuan namin sa sala at habol-habol ang aking hininga. Nagtaka naman ang kapatid ko kung bakit daw ako humihingal ng ganon. At nagtanong kung ano ba raw ang nangyari sa akin. Pinakiusapan ko ito na kanya na muna akong kuna ng tubig bago ko siya sagutin. Pagbalik niya at matapos kong makainom ng tubig, ay sinagot ko na rin ito at sinabi ko na sa kanya ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling pumasok ng bahay. Nawala talaga ang antok ko noon. Hindi ako nakatulog. Nang mga bandang mag-aalas 9 na, pinuntahan ko ang bahay kung saan ko unang nakitang nakaupo ang aso. Ako na lang ang nasa amin noong mga oras na iyon dahil pumasok na ang kapatid ko. Kaya ipinadla ko ang aming bahay bago ako lumabas. Nang nasa harapan na ako ng bahay, ay nagtawag ako sa mga tao na nasa loob. May lumabas na isang matandang babae. Kung kaya, agad akong bumati at nagmagandang umaga sa kanya. Tinanong niya ako tungkol sa pakay ko. Bago pa ako makasagot, ay may lumabas naman na isa pang babae. Maganda ito na halos kaidarang kulak. At narinig ko na tinawag niyang lola ang matanda. At tinanong niya ito kung ano raw iyon. Ako na ang sumagot para sa matanda dahil sa hindi pa rin nga niya alam ang tunay na pakay ko. Sinabi ko sa maglola na hinabol ako ng alaga nilang aso kaninang madaling araw. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay kanila itong itali dahil sa lubang delikado. Napakalaki pa naman, sabi ko. At baka makagat pa ako nito dahil tuwing madaling araw ako umuwi. Sinabi ko pa na para hindi kami pare-parehong maperwisyo. Nagkatingin ng sandali ang maglola na kahit hindi sila nag-usap ay parang nagkaintindihan sila. Sinabi ng matanda na pasensya na raw ako pero wala daw silang alagang aso. Parang gusto kong manliit sa aking narinig. Napahiya ako. Humingi ako ng paumanhin at sinabing ang buong akala ko kasi ay sa kanila iyon. Dahil nasa kanilang harapan nakaupo nung ako ay dumaan. Sinabi naman nung apo ng matanda na wala naman daw silang nalalaman na may nag-aalaga sa lugar ng malaking aso. Sabi pa nito ay puro pangkaraniwang aso lang ang alaga ng mga tao doon at walang mga imported o may lahi. Sinabi ko sa kanila na hindi ako maaaring magkamali. Malaki talaga kako ang aso at hinabol pa nga ako. Sinabi uli ng babae na kaidarang ko na marahil ay napadayo lang umano sa lugar namin yung aso na tinutukoy ko. Humingi ako uli sa kanila ng paumanhin lalo na sa pang-aabala ko. Nagpasalamat ako at tumalikod na. Nang bigla akong tawagin na muli ng matanda. Kung kaya bumalik ako. Nagtaka ako kung tungkol saan iyon. Kung bakit
gusto niya uli akong makausap. Pagharap kong muli sa kanila, ay nagtanong muna ito kung ako ba raw ang bagong lipat sa sunod na bahay matapos ang sa kanila. Sumagot naman ako at sinabi kong opo. Pinapasok nila ako sa kanilang gate. Medyo nahiya pa nga ako at nag-atubili pa. Dahil sa naiilang ako sa ganda ng kanyang apo, pinaupo ako ni Lola sa upuan na naroon at tumabi ito sa akin. Sinabi niya na kaya raw niya ako pinapasok dahil sa hindi umano mainam na pag-usapan sa labas ang kanyang mga nais na sabihin sa akin. Sa sinabi niyang iyon, ay medyo nahiwagaan ako. Nagsalita ang apo nito at sinabing pasensya na raw kung hindi niya kaagad sinabi kanina. Kung kaya napatanong ako kung ano yung hindi niya kaagad sinabi kanina. Muling nagsalita naman ang kanyang lola. Sinabi nito na may nangyayari umanong kababalagan sa lugar namin. At iyon ay nagsimula di umano nang lumipat ang isang mag-anak sa unahang bahay na aming inuupahan. Sabi pa ng matanda, noong una daw ay nag-umpisang mamatay yung mga alagang sasabungin manok ng mga sabungero sa lugar, na kanila na lamang natatagpuan ang kanilang mga alagang manok na patay na kinaumagahan. Karamihan sa mga ito ay halos wala ng dugo. Minsan naman ay wasak ang mga katawan. Nang magpasya ang barangay na magsagawa ng pagroronda, ay nahinto umano ng ilang araw ang pag-atake sa kanilang mga alagang manok. Pero ang sumunod naman na namatay ay ang mismong kapitan. Biglaan umano ang pagkamatay nito. Nasabi ng kanyang mag-anak, paliwanag daw ng doktor sa kanila, ay inatake sa puso. Pero sabi ng matanda, ay duda umano siya na natural na sakit ang ikinamatay ng kanilang kapitan. Malakas umano ang kanyang kutob na yung mag-anak na bagong lipat ang siyang may gawa noon. Dahil sa nang minsan niya itong makasalubong sa daan, ay halos hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. At lagi lamang daw itong nakayuko. Dagdag pa ng apo nito, nag-umpisa lang naman umano ang mga ganong pangyayari simula nang lumipat ang mag-anak na iyon sa kanilang lugar. Kaya bilang panguli, ay kanila pa akong pinaalalahanan na mag-iingat daw ako sa mag-anak na iyon. At kanila pang inilarawan sila sa akin para kung sakaling makasalubong ko raw ang mga ito o kaya naman ay makadaupang palad ko, ay akin silang maiwasan. O di kaya naman ay maging maingat ako at alerto. Makaraan ng ilang araw ay hindi ako nakapasok dahil sa ang bigat ng aking pakiramdam. Kung kaya, dalawa kami ng kapatid ko na nasa bahay kinagabihan. Nang mga pasado alas 11 na ng gabi, bigla akong napabalikwas sa pagkakahiga. Nang makarinig ako ng ingay sa may gilid ng bahay, naalimpungatan ako. Kaya tinawag ko ang aking kapatid at sinabing tingnan niya muna kung ano iyon. Pumasok ito sa silid at sinabing natatakot daw siya. Ayon pa sa kapatid ko, halos ilang gabi na raw na sunod-sunod at lagi na lang ganon na may umaali-aligid sa bahay namin. Kaya pinagalitan ko ito kung bakit hindi niya iyon sinasabi sa akin. Tinanong ko siya kung ano iyon. Sinabi niya sa akin na hindi niya alam. Dahil sa pumapasok na raw kaagad siya sa kwarto kapag kanyang nararamdaman iyon. At sinisigurado na lamang na nakasarang mabuti
ang lahat ng aming pintuan. Pinatay ko ang ilaw sa loob ng bahay. Lumabas ako ng silid at nagpunta doon sa may sala. Humiga ako sa supa sa may gilid ng bintana. Hindi nagtagal ay may anino akong napansin sa may jealousy. Pinakiramdaman ko ang anino. Nagpapalingalinga ito. Nang nagulat ako at muntik nang mapasigaw, nang biglang may humawa sa aking kamay. Pagtingin ko, kapatid ko pala na nakahiga sa sahig sa gilid ng supa. Sinenyasan ko ito na huwag maingay. Ang kutob ng kapatid ko ay magnanakaw iyon. Ako naman, dahil sa kwento sa akin nung maglola, kung kaya aswang ang nasa isip ko. Nang nawala na lamang bigla ang anino, kung kaya bumangon ako sa supa at nagpunta sa may lutuan at banyo nang nakayuko. Sumunod din sa akin ang kapatid ko at nagulat kami. Nang makita namin ang itsura ng aswang na sumisilip sa may bintana. Sa may gawing itaas kung saan hindi na isaradong lahat ang jealousy. Malakas ang kutob ko na marahil ay yun din yung babae na nakita ko sa likuran ng bahay. Ngunit hindi ko maisiguro dahil sa kalahati lang na mukha nito ang kasalukuyang nakikita ko nung mga pagkakataon na iyon. Ang pula ng mata nito na nanlilisik. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mga daliri at matutulis nitong kuko na nakalusot sa bintana. Hindi na kami dumiretso papapunta doon ng kapatid ko. Nanatili kami sa kanto ng pader na dingding. Naisip naming magkapatid na wala naman kaming dapat na ikabahala dahil sa hindi naman iyon makakapasok basta-basta. Kaya nanatili lang kaming nakaupo sa sahig at nakiramdam. Nang bigla na lamang nakarinig kami ng nakakangilong tunog at hindi nga ako nagkamali sa naisip ko. Nang subukan kong silipin uli ito, tunog nga iyon ng gilid ng jealousy at dahan-dahan na itong tinatanggal nung aswang. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Dinampot ko na ang walis tambo na nakasandal sa dingding at mabilis akong tumayo at sinugod ko iyon. Agad ko iyong pinaghahampas na hindi ko na inisip kahit tamaan yung mga jealousy kung kaya nagkabasag-basag ang mga iyon. Kahit pa medyo masama ang pakiramdam ko, naisip ko talaga na hindi ako magpapakatay sa aswang. At habang ginagawa ko iyon ay sumisigaw ako ng malakas at humihingi na kaming magkapatid ng tulong sa aming mga kapitbahay. Tila nagulat naman ang aswang pagkat di niya siguro iyon inaasahan. Nataranta ito at narinig naming tumakbo at tumalo na sa pader. Hindi naman kasi kataasan ang pader na bakod na nakapalibot sa bahay na aming inuupahan. Nagkalat ang mga bubog ng jealousy sa sahig namin. Pero parang lalo akong tumapang kasi naramdaman kong tinamaan ko iyon sa kamay. At alam kong kahit paano ay hindayin niya iyon dahil sa lakas ng paghampas na ginawa ko. Maya-maya ay may nangatok sa aming pintuan. Nang tanungin namin kung sino ang mga ito, ay sinabi nilang mga tano daw sila ng barangay. At nakita ko rin sina Jill at Lola Mila. Yan nga pala yung pangalan nung maglola. At ipinakilala din sa akin ni Jill nung oras na iyon kanyang mga magulang, sina Aling Mercy at Mang Boy.
na pumunta rin upang tumulong. Pero sa totoo lang, ay nawiwirduhan ako sa kanyang mga magulang na magtanong sa akin ang mga taga-barangay ukol sa pagkakakilanlan ng aswang, ay humingi ako ng paumanhin. Dahil sa sabi ko ay kalahati lang ng mukha nito ang aking nakita. Laking pasalamat namin sa ginawa nilang pagresponde na naisip naming may mga malasakit pala talaga sila sa kanilang mga kapitbahay. Kinaumagahan noon ay pinapasok ko pa rin ang kapatid ko. Kahit na ayaw sana nito dahil sa medyo di pa rin mabuti ang aking pakiramdam. Halos buong umaga ay nahiga lang ako. Nang magtatanghali na, bumangon ako para kumain na rin ng tanghalian upang makainom ng gamot. Naisip ko na magbukas na lamang ako ng sardinas. Tutal naman ay nakapagsaing na ang aking kapatid bago ito pumasok. Nang kasalukuyan ko nang binubuksan ang lata ng sardinas, ay may narinig akong katok sa aming pintuan. Nang tanungin ko kung sino iyon, ay nalaman kong si Jill. Nagtaka naman ako kung bakit ito nagpunta sa amin. Pagbukas ko ng pinto, ay nagulat ako. Dahil sa may hawak itong pinggan na may nakapatong na dalawang mangkok. Kaya naitanong ko sa kanya kung para saan iyon. Sinabi niya na para daw iyon sa akin. Dahil sa nalaman nga pala nila na may sakit ako nung pumunta sila noong nagdaang gabi. Nahihiya ako pero kasabay noon ay natuwa din. Dahil sa nakitaan ko siya ng pagmamalasakit para sa akin. Niyaya ko ito na doon na sa aming kumain at sabayan na ako. Pero tumanggi siya. Kung kaya, nagpasalamat na lang ako sa kanya at nagpaalam na ito. Sinabi ko sa kanya na akin ang isasalin ang ibinigay niyang ulam para madala na niya yung kanyang mga pinaglagyan. Sinabi naman niya sa akin na kahit wag ko na raw iyong hugasan at nahalata kong parang nagmamadali ito. Kaya, nagmamadali kong isinalin ang sabaw at bopis sa sarili naming mga lalagyan. At agad ko nang tinungo ang gate kung saan si Jill naghihintay. Iniabot ko sa kanya iyon at nagpasalamat ulit. Humiti lang ito sa akin. Pagpasok ko ng bahay ay masaya ako dahil sa masarap na ang aking ulam ay ang nagbigay pa mismo ay yung aking crush. Ngunit naudlot yung nararamdaman kong tuwa nang makita ko yung isang pusa na nasa ibabaw ng mesa at nilalantakan yung ulam na bigay sa akin. Kaya, mabilis kong binugaw iyon at nasabi ko pang lecheng pusa to ha. Unahan pa ako sa putahe ng crush ko. Kinagabihan, pagdating ng kapatid ko, ay pinakisuyuan ko ito na siya na muna ang bahala mag-asikaso ng kanyang hapunan. Kung kaya kahit pagod ito, ay napilitan siyang kumilos. Tinanong niya ako kung ano ang iniulam ko noong tanghali. Sinabi ko na binigyan ako ni Jill ng ulam at iyon yung natira sa may lamesa. Sinabi naman nito sa akin na hindi na raw pala siya magluluto ng ulam dahil sa may natira pa naman daw. Sinabi ko na lang na siya na ang bahala basta ako ay hindi nakakain dahil sa wala akong gana. Nang mga maghahating gabi ay sobrang init na ng aking katawan. Matindi na talaga ang aking nararamdaman. Parang sa buong buhay ko ay noon ko palang yata naranasan na uminit ang aking katawan ng ganon. At ng mga mag-aalauna na ng madaling araw, sabi ng kapatid ko, ay naririnig na niya akong nagsasalita na mag-isa habang nakapikit ang aking mga mata. Kinaumagahan ay wala pa rin akong ganang kumain. Bukod doon ay nagsusuka pa ako.
Nagtanong-tanong na ang aking kapatid kung saan ang pinakamalapit na ospital, sapagkat kanya na raw akong dadalhin doon. Nang nasa ospital na kami, sabi ng doktor sa kanyang initial findings, ay mayroon daw akong typhoid fever. Pero hindi kami pinayagang makauwi dahil sa obserbahan pa raw ako. Minsan pa akong pinalaboratory. Nang dumating ang resulta, ay may ulcer naman daw ako. Nakiusap ang kapatid ko na kung pwede ay sa bahay na lang kami, dahil sa hindi na namin kakayanin ang bayarin sa ospital. Pumayag naman ito nung huli at naresetahan na lang kami. Nang nasa bahay na kami magkapatid, wala namang naging pagbabago sa kondisyon ko. Sinunod kong lahat ng payo ng doktor, maging ang tamang oras ng pag-inom ng gamot, ngunit walang nangyari. Lumipas pa ang ilang araw, hindi na rin tuluyang nakapasok ang aking kapatid. Nag-alala na ito ng husto sa kalagayan ko dahil sa namamayat na ako ng husto. Dahil sa ayaw kong kumain, hanggang sa dumating na rin doon ang panganay naming kapatid. Ito ang nagmungkahi na ako ay patingnan sa manggagamot. Dahil sa malakas umano ang kanyang kutob na hindi iyon karaniwang sakit lamang. Dahil sa sinabing iyon naman ng aming panganay, kung kaya sinugod ng isa ko pang kapatid ang bahay ng Manila Jail. Dahil nga sa nalaman ito mula sa akin na pinakain ako ng kanilang luto. Itinanggi naman iyon ng pamilya ni Jill at sinabing wala silang lahing aswang. Nang nasa manggagamot na kami, ay aming napatunayan na ako nga ay hinawaan ng aswang. Pag-uwi namin ay nalaman namin ang ginawa ng isa kong kapatid. Kahit nangihina, ay tinanong ko ito kung bakit niya iyong ginawa at kung paano naman siya nakasiguro na sila Jill nga ang may gawa noon sa akin. Como sila ang nagbigay sa akin ng pagkain. Sinabi ko pa sa kanya na di sana pati siya ay nahawa. Sumagot ito at sinabing hindi naman daw niya kinain iyon dahil sa parang may uod na at parang inaamag na hindi niya maintindihan kung kaya kanya raw itinapon iyon. Pero sinabi ko pa rin sa kanya na hindi sila Jill ang may gawa ng pangahawa sa akin. Sinabi ko sa aming kapatid na bago ako kumain ay may pusang ang akala ko ay lumalantak sa aking ulam. Pero lumalabas sa pagsusuri ng manggagamot na iyon ang lumaway dahil iyon ang lumabas sa pagtatawas nito. Kaya, nung mismong oras din na iyon, ay pumunta ito sa bahay nila Jill at humingi ng tawad sa lahat ng taong naroroon. Malakas po ang kutob ko, Sir PB, nang gumawa sa akin noon ay yung babaeng nakita ko sa likod ng bahay namin, na siya rin yung nahampas ko ng walis tambo sa kamay. Gumaling naman po ako dahil sa naagapan. Nang medyo nakarecover na ako ay nagpa siya kami magkapatid na magpa-reassign na lang po sa ibang lugar. Hanggang dito na lang po, Sir, ang aking kwento tungkol sa pagkaing ibinigay sa akin ng babaeng napupusuan ko na naging pagkain ng aswang matapos na malawayan. Sana po ay magustuhan nyo ang aking karanasang ito. Maraming salamat po. Ang inyong masugid na taga-subaybay, Jake. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naipatuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan.